enseñar Dios, su non sabiduría, para mala referencia. Al pamangko po una. Okay. Tapos maayo, klaro. Sa dibali ng hindi, ang ginapanindugan mo pala na pagtulunan, opisyal na pagtulunan, o doktrina sa Iglesia Katolika ang itutulog sa Papa, Maobispo, at Mamapare. At doktrina sa simbahan at isang simbahan, ang pagkalias ni Kristo, patungo niya Diyos, na patungo niya tao. Opisyal. Okay. Pinakamatuod niya Diyos ang ginakilala mo ilan? Isa. Sa inyo tatlo. Simpo. Sa inyo tatlo. Wala ko isipan mo naman ako. Ama, isa ako. Pwede ko ba? Moderator ang mga design, hindi ka mo magsinampere over each other. Okay. Tumangkot, may sabat. Okay? So, in this delivery question, i-allow na ako ng question, sino ang kinakilala ng Diyos? But I will also caution the negative side nga ang topic in Manapol, tama si Mr. Dwayne, nga ang topic na is not the Trinity, but whether Jesus is God. Ako niya ako makonto. Ari, in the 3rd century manuscript, page 75, Monogenes Theos na nakasala. Ang pamangkot, may makakita pa na 3rd century or early na Monogenes Theos ang nakasala. Pareos na. Why siya nagpugagay o why siya nagpugagay? Kaya kung ako pamangkot, may makakita ka o kung wala? Kasama pa ko. Ang pamangkot, may makakita ka. Isinig ko na, may ara Monogenes Theos. Yaraman o Lenis Diyos. Hindi ang basihan kung daw ano kadaan ng manuskrito. Kundi kung ano ang gusto sa mga nasulat o dipog ng manuskrito. Katulad sini, ang ginasilin mo, Juan 1.18. Dili sa inyo, Jerusalem Bible, Biblia Katoliko. Ang nakasulat, dili. Sampan, 1.18. No one has ever seen God. He is the only Son. Ang pamangsan ko, ari kita sa original text. Ang pamangsan ko, ako magpapunta ng pangayon ko. Manuscript ng 3rd century or earlier than that, niya mo ito pinas ko Diyos. Wala makita ka, wala. Ako alam na wala kayo makita. Wala mo sa kami. Halika. Sa answer my question, wala mo sa kami. Wala po siya. So wala ka sa pinapakita. Hindi ang pamangkot ko. Ang binasay sa tatlo, binasuriyahan. Hindi ang translation. Hindi ang translation. Dapat kami. Tapos na ng 1 minute to answer. Okay. So wala siya sa pinapakita. Ano so na? Hindi. Yeah. Diba lang, sa that one month fee, no? Kahit Theos and O Logos, nakapulong Diyos. So sunod sa inyo, kay wala sa article, di ba? Hindi ina Diyos. Na ang pamangkot. Sunog sa Greek syntax. Kumon pala sa definite predicate nominative noun na nag-present siya sa predicate verb na wala sa article? Kumon ba? Parang may tindihan nila. Kasi ikaw yung hindi kay tindihan. Ikaw yung hindi kay tindihan. Ibang tindihan na mo nyo. Okay, please, proceed with the question. Okay, ang pamangkot mo sa imo, amune. Sunog sa Greek syntax. Dala sa akin yung tutamis ang red. Kaiteos and Onokos. The question is, kumon ba sa definite nominative predicate noun na nagapresent siya sa finite verb na wala sa particle? Ang manong, that's my question. Kumon ba? Sunod sa syntax. Kasi gusto mo Tagalog eh. Sa original ka na. Tagalog. Ang mga kot. Binigay mo ang sulit ko. Sabat. Sabat. Kumon ba? Sa definite, nominative predicate noun na nakapresent siya sa finite verb na wala sa particle. Kumon ba o hindi? Hindi ka parte sa kuwag uno-uno. Ako man, kumon ba?
makita na ito sa one distributed rest. At ito sa tuginang ay gusto niyo pa ba mag-inambar kundi isa lang. Pero ito ang mga matang na nara. Diyan sa ginagamit ng mga versyon. Diyos ang mga versyon ko. Anak ko tamday. Jesus said to him, why do you call me good? Only God is good. Para alam ko hindi magamit. So good ka, nga kamay lang ang good kasi Kristo hindi. Ano pa mabot? Hindi matang eh. Sa tapos mo pwede, sa trip ko may galaw kayo kasi sa meron sa mo yes of Kristo. Pwede mo ma-explain sa ako grammatically? Kaya kuha yan ka person? Ha? Sa Greek ha? Alam mo din sa Greek eh. Kristo ko alam mo. Okay. Ang mga nagtuon sa Greek, di-translate nila sa English, di-translate nila sa Greek. May nag-translate, tuha kina dito. Tuha. Sa Biblia. Sige. Sa Biblia. Pwede ako eh. Ito yung sa siya. One minute response. Oh, sa sabon ba na? Sa Biblia, hindi sa tanang ngayon ngayon, grammar sa tao ang dapat ka. Dito sa Marasa, ginagamit, labi na ito pamatuhan ang lalas sa simbahan. Ngayon lagi na dito yung
ikong ang binuhatan by Tibaliyoso. The problem is, para sa ila, ang your throne, O God, is tala ang translation. Pero ang Ramsa, tama ang translation. Lagdawin na itong parang magpasahon, kung ano na nakasulat, sa ito yung unuso, sa inaambal nila na accurate yung translation. But of the Son, He said, Thy throne, O God. See? Ang inaambal ninyong accurate na translation sa Hebreo 1:8 nagpamatugon na ang your throne, O God, ako ang iyong translation rin. Yan ang makakalit sila. Kung ang asking dignity, ginapatong natin, tapos ang Hebreo 1:8 hindi, di anong tawag sila? Selective lang kita.